they must be the door. Yes, Scorponok, I want to give you something. Oh, goody! Me was Pinoy like weapons? No, it's not a weapon. Well, was Pinoy likes energon? Sorry, no, it's not the energon. Then what are you going to give was Pinoy? A lipstick. What? Yeah, you heard me right. A lipstick. Lipstick? Here! One for you and one for me! I'm out of here, Waspinator! Don't like my lipstick! Here, Waspinator! Okay, hello guys! Welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel, ang channel na kung saan nare-review natin ang mga iba't-ibang klaseng toys na makikita natin sa market based here in the Philippines. Now, before we start, please do like this video, especially if you like insect-like robots. And if this is your first time here on our channel, please do subscribe and click that bell button so you will get notified every time we have a new video. Now with all that, let's get it on! Now here's the toy that we're going to review for today. This is the Hasbro Transformers Generation Sakaratomi Kingdom War for Cybertron Predacon Scorponok. Now pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap and sa likod and sa gilid and sa kabilang gilid and sa ibabaw and sa ilalim. Yan. So right now, i-unbox na natin yan. And pag na-unbox na natin siya, ito muna ang meron tayo. First of all, yung love letter ulit sa atin ni Hasbro. And of course, nandito rin yung kanyang manual. And of course, in this line, nag-include sila ng sticker card. Pag sinabi natin sticker card, because this is a card na sticker. And sa loob niya, Autobot art ulit, pero this time is robot mode niya. Nakatali pa ang ating Scorponok. So right now, i-untie na natin yan. First, may kasama muna siya dito mga accessories. Nandito yung kanyang parang missile launcher. Madulas siya. Nahihirapan ako dahil sa aking gloves. Pulang-pula. Okay, sa likod, hollow earth lang. And para siyang lipstick. And we also have here yung kanyang insect. Yan. Maganda naman yung pagkaka-paint sa kanya. Maayos naman eh. So let's move along na sa ating main figure, which is si Scorponok. Check muna natin yung kanyang details. And ayan. Mukha siya talagang monkey, no? Even nung pinapanood ko yung classic na Beast Wars animation, yung unang tingin ko talaga sa kanya, first impression ko, mukhang gorilla talaga yung pinaka-face niya. Okay, pero ang ganda oh. Yung texture din niya. Yan, okay. Uy, nice. Meron siyang tattoo ng Predacon doon sa loob. Sa likod. Hello, Earth. Right now, check naman natin yung kanyang articulation, which is a head na rotate. Yan. Meron din siyang konting look up lang eh. Konti. Then look down. Konti lang. Okay. Sa shoulder, meron siyang Creed moment. Ang kanyang arms wide open. Feeling ko bigat na bigat lang siya dyan sa dala-dala niya. Okay, and then pwede rin niya ma-rotate ng ganyan. Yung shoulder pad niya, hindi yan articulated. Maka-fix yan. Okay. Pagdating sa bicep niya, meron siyang rotation. And then sa kanyang muscles, elbow bend. Yan. Pagdating sa kanyang claw, naro-rotate din yan. And then syempre, dito sa kanyang claw, na-open din yan. Yan. Waist niya, may articulation siya, although tumatama na kasi itong buntot niya sa likod. Yan, konti lang. Sa legs niya, kaya niya rin ang ating Van Damme split. Kanyang high kick, ganyan lang. Kanyang back kick, ganyan lang din. And then, meron din siyang rotation dyan sa thigh. Pagdating sa knee, bend, ganda. Fully folded. Fully folded. And then, sa feet niya, may tiltage din siya dyan. Pagdating sa kanyang pinky toe, napafolding yan. Eh, it's because of his transformation din yan mamaya. Okay. Pagdating dito ngayon sa tail niya, sa likod, na-articulate din yan sa kanyang robot mode. Na bababa yan, ganyan. And then ito, yan.
sa kanyang robot mode. So yun ang kanyang articulation, and maganda niyan, ilagay na natin yung kanyang accessories dito sa kanyang claw. Ilagay itong kanyang fly. Yan. Sisiksik niyo lang yan dyan. And then dito rin sa kabila, yung kanyang lipstick din. Syempre kailangan may lipstick siya. Yan. Okay, so yan ang kanyang mga accessories. Let's proceed na sa kanyang transformation. The first na gagawin natin is that i-pwesto niyo lang muna itong mga paa niya yan. Mga creepy crawlers niya. Technically, ganyan ang itsura ng kanyang paa. And after this, elbow niya, bend natin ng ganyan. Okay, ganun din sa kabila, bend na rin natin yan. Yan, para siya nagpapatintero. Open wide mo yan, ganyan yan, di ba? Para may patintero. In! And then from here, itong chest niya, open na natin yan. Okay, open yan, yung sa chest niya. Sweet na, and then from here, ibababa lang natin siya ng parang medyo half lang ha. Hindi mo rin siya mabababa ng full. So hanggang ganyan lang. Then after nito, shoulder niya, iaangat na natin. Ganyan. Yan, okay. So lalabas niyan, nakapwesto na yung kanyang claws. Yan. And then after this, may makikita kayo dun sa parang pinakaloob nun. Nabababa pa yan. Yan lang natin, pupush mo lang ito, pababa itong parang pinaka-crotch niya dyan. Takin lang natin pababa. Yan. Okay. So nakita niyo, parang siyang double jointed din kasi. Yung part niya yan. Ayan. Yun. Okay. Parang double jointed. So, pag nakaganyan siya ng position as a robot, pag ibababa na, yun. Okay? So, bababa lang natin ng ganun. And then, after that, rotate natin itong lower part niya, half lang. Okay? Hindi buo, ah. Hindi ganyan. Half lang dapat. Okay? And then, from here, itong part niya sa likod, open mo na yan. Then, makikita mo dun yung head niya na mahirap kunin. Hindi ko alam kung dahil naka-gloves lang ako, kaya mahirap kunin sa akin or talagang mahirap siyang kunin itong kanyang alakdan head. And then from here, baba mo na yan. Yan, nakakatakot na, di ba? And then after that, itong part na to, rotate natin ng paganyan. And then, mapapansin ninyo, ito, yung parang patusok na yan, doon papasok yun sa butas. Yan, doon siya papasok, okay? So, for you to do that, i-align mo lang itong buong part na to. Yan. And then, dun siya mag-swap. So, mag-a-align naman siya dyan sa pinaka-tail niya. And then, ito, dyan yan papasok. So, makikita ninyo, yung spike na yon dun siya lalabas. Rotate mo na rin pala yan. Yung lipstick din niya sa harap. And then, ito namang isang fit niya na to, akala mo dyan siya papasok yun. Pero no. Ang gagawin mo dyan, straight up mo lang yan, then bababa mo to eh. Pag nababa mo yan, rotate mo siya, ito, yung part na yan. And then, dun siya magpo-fold. Yan. Okay? Yan. So, parang doon siya sisiksik. Ito yung parang pinaka-tuhod niya. Ito yung knee part niya. Ito na yung fit niya. So, dyan siya papasok. So, ito na ang ating Scorponok sa kanyang Scorpion mode. So, check muna natin yung details, which is super good din ng kanyang details. Akala mo, pure purple lang to, pero hindi, parang meron siyang dark area dito or baka dumi lang nung copy ko. Hindi, meron talaga eh. May kakaiba doon sa paint up niya, hindi siya pure faded purple lang eh, parang meron siyang weathered area dyan. Okay, sana naglagay sila dito sa mga spot din na to, which is magiging maganda. Ang ganda nung scorpion head niya, yan ang kanya mga pulang-pulang creepy crawler feet. Yung tail na may mga mini spike pa dyan sa ilalim. Although sa ilalim, mahalata may robot mode. Nandun nga siya, nag-high. And ang articulation ng alakdan na ito is parang more on lang din kung ano yung robot mode niya. Kasi yun lang din naman yung mga parts. Parang it's like there's no special articulation pag naka-scorpion mode siya. Even yung feet niya, same lang, even yung tail niya. Actually, yung tail niya, ito na nga lang gagalaw dyan. Kasi pag ginalaw mo to, hindi kaya kasi nandito yung fit niya. So, ito na lang talaga. Okay, so, yan ang kanyang Scorpion mode. So, para sa kanyang height, simula sa floor hanggang sa head niya, 4.5. Wala pa siyang 5 inches. Hanggang sa head, ha?
Pero kung sasama natin yung tail niya, depende kasi kung gaano mo na-fold yung tail niya. So, mga around 6 inches siya. Pair na natin siya sa iba pa nating Predacons. Tulad ng kanyang counterpart na si Sandstorm. Ganda nilang dalawa. Isang regular scorpion and isang albino scorpion. And i-compare na rin natin siya sa ating buzzworthy nemesis primal, Shadow Panther. Just for comparison's sake, anilang height, ito naman yung ating Generations Waspinator. And of course, i-compare na natin siya sa ating vintage classic Megatron T-Rex na may kagat-kagat pang ravage. Ayan, okay? So, yan ang ating size comparison. Rawr! So, if you are planning to buy this toy, ang price range niya is around 700 up to 1,500 pesos. Depende na lang ulit kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. So, there you have it now, guys. Ito na ang ating Transformers War for Cybertron Kingdom Predacons Scorponok. So what do you think of this figure, guys? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, I think this one is a good addition. Especially kung hindi ka pa nakapag-start ng collection mo ng Beast Wars and fan ka rin naman ng Beast Wars. So let me just tell you na may mga bago silang molds ngayon. May bagong line na nilabas na meron kang chance na makumpleto mo ang lineup ng Beast Wars. Pero tulad ganun sabi ko sa iba pa nating videos, I think this line is a good start sa'yo para makapag-start na ng collection mo ng Beast Wars, which is aesthetically good, engineering good. Meron din mga misfire, meron din na parang mga flaws, meron din mga downside. Pero overall, mas lamang pa rin ang mga good side pagdating dito sa Kingdom line na to. Especially itong mga Beast Wars figures na nilabas nila. So I think this one definitely is a go for your collection. So there you have it now, guys. Thank you once again for watching this video. If you have any questions, comments, suggestions, or any violent reactions, please comment it down below. Once again, this is Pinoy Toy Review, signing out!